Guys, welcome back to my channel. So this past few days, alam kong iba't ibang kalambita dyan dumaan sa atin. So hopefully all of you are fine and staying safe sa inyong mga bahay. So for this video is pag-compare naman natin ng CHP at drywall. Last video, ginamit natin ng mga project management constraints para pag-compare ng steel at concrete. So for this video, gamitin natin ulit ang mga project management constraints upang malaman kung anong mas quality gamitin, mas matipid, at mas mabilis na gawin. Balat, ako nga pala si Engineer Kevin Austria, isang licensed civil engineer sa Pilipinas. Ngayon ay nakabase dito sa Singapore. So let's start! Bago natin i-compare CHP at drywall, ay magbigay muna ako ng ilang mga definition at descriptions regarding sa CHP and drywall. Ang CHP or concrete hollow blocks ay madalas natin nakikita na ginagamit sa mga bahay. Ito ay considered as assembled frames. May two types ito, which are the load-bearing and the non-load-bearing. Tapos may two methods din na ginagawa for laying. Ito yung stack band and running band. For more info, you can watch this video. Ilalagay ko na lang ang link sa description. Ngayon sa drywall, nagamit tayo ng mga board sa paggawa nito. Ito naman ay considered as frame-based. May two kinds ng board na madalas ginagamit dito. Una is yung gypsum board at pangalawa is yung fiber cement board or tinatawag din na hardy flakes. Ang gypsum board ay gawa sa gypsum powder. Ito ay lightweight, madaling install, at ma-observe mo na sa surface nito ay makinis. While ang fiber cement boards or FICIM boards ay mabigat at mas durable sa ulan at init, kaya magandang gamitin for exterior walls. Pwede mo din itong plasteran since rough ang surface nito, then pwede mo din lagyan ng mga gusto mong finishes. Nagamit din tayo ng mga rock wool dito. Nagsiserve ito na thermal insulation, fire protection and acoustic control or soundproof. Ngayon, pag-compare naman natin ang dalawa. Kaya nang na-discuss ko sa last video ko, ang mga project management constraints ay ang scope, time, cost, and quality. At ito din yung makita nyo sa first column ng table na to. Then sa first row naman ay makita nyo kung CHP or drywall. Ngayon, isa-isahin natin ulit ang mga ito. Sa scope, nilagay ko na less scope ang drywall compared to CHP. Sa CHP, ganito ang ginagawa natin. Layout ng CHP, then lagay ng CHP, rebar, mortar, then patong ng sunod na CHP hanggang maabot ang required na elevation, tapos palitada, then patuyuin ng palitada bago magpintura. Sa drywall naman, layout, metal stud, then rock wall insulation sa pagitan ng mga boards, then gypsum board or fiber cement boards depende sa requirement nyo, then pati sa mga joints and screw, then pintura. Kung mapapansin nyo na mukhang parehas lang sila ng dami ng process. But take note na ang mortar sa CHP ay cement and sand na kailangan patuyuin. Same thing sa palitada. Kailangan din itong patuyuin at dapat may required lang to na less than 8% moisture content bago pinturahan upang maiwasan ang mga defects. Sa drywall ay kaya mong gawin ang lahat in one day. From layout until pintura mo, dahil di mo kailangan magpatuyo ng palitada, especially kung gypsum board ang gamit mo. Sa time, more time ang sa CHP compared to drywall. Una, dahil gaya ng nabanggit ko, kailangan patuyuin ng palitada bago papinturahan, which is kakain ng oras. Then pangalawa, lightweight ang drywall. Mas mabilis ma-install at mas convenient. Kung mapapansin nyo sa mga condo, kadalasan drywall ang gamit. Dahil mas mabilis ma-turn over ang unit, then at the same time, kung gusto nila i-modify ang mga partition, ay madaling palitan. Next, pagdating sa roughing ins or yung mga electrical at mechanical embedments, mas mabilis at mas madaling ikabit. Dahil kung CHP, kailangan mong tiktikin ng concrete, then kapag drywall, kailangan mo lang lagariin or ikat ng mas mabilis. Last, take note ang CHP is wet works. Then madumi ito, which is mag-a-add sa oras ng paglilinis kaysa sa drywall na less cleaning ang kailangan. Sa cost, mas mahal ang CHP compared to drywall. Available ang CHP kahit saan.
then madaming marunong magmason compared to drywall installation. But take note na mas mahaba ang time ng paggawa, pati mas maraming tao ang kailangan gumawa, which means na mas maraming manpower ang kailangan for CHB installation. Gaya ding nang nabanggit ko na mas madaming scope ang CHB compared to drywall. Sa quality naman, nilagay ko na mas durable ang CHB compared to drywall. Alam naman natin na ang CHB ay malakas at fire resistant din. Then sa drywall, isa sa weakness ni drywall is hindi water resistant. Though may mga moisture resistant na drywall, but iba pa din ang durability ng CHB kaysa sa drywall. Then next, nilagay ko na mas madaling makontrol ang drywall compared to CHB. Sa CHB, paglay pa lang na straight at ang palitada na pantay-pantay or hindi wavy ay mahirap nang makontrol. Pero ang drywall, install lang ang board then screw or rivets, mas madaling i-straight at mas madaling i-modify. Yan, hopefully nakatulong ako sa inyo sa pag-decide kung drywall or CHB ba ang gagamitin nyo. Lagi ko nga sinasabi, always hire a professional or engineer para makasigurado kayo sa design nyo. Then to have a safer and convenient construction ng mga dream house nyo. So sa mga nag-aantay pa ng video about kung magkano pa ang South Bay Singapore at paano ba ako nag-apply dito sa Singapore, antay-antay lang kayo na gagawa na din ako ng video. Hanggang dito na lang muna. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.